Yo, what's up kakamay? So, panagbagong vlog na naman tayo ngayon. So, hindi muna tayo mag-review or mag-revenue update sa mga sa Team 7 Up. So, pati sa mga ibang vloggers mga kamay. Kasi, meron din tayong pag-uusapan na napaka-importante mga kamay. So, tapos, lahat mga kamay is nagsibalikan na. So, yung okay na yung channel niya, ni Kapanalig, maganda din ang views. Tapos yung sina Kamuning, sina By Jokes, nandun ulit sa Mindanao, sina Tatay Tatsky, nandito na sa Buhana. So, lahat mga may nagsibalikan na. Lahat. So, ngayon si Keeper. So, bumalik na rin sa Buhana kahapon. So, lahat nagsibalikan na mga may. So, natatandaan nyo mga may, two weeks back mga may. Si Olenria is lumapit po sa atin mga may. Nag-message sa akin kasi gawa nung na-demonetize yung channel niya. So, yun lang isa sa mga problema kasi yun lang hindi nakabalik kasi nga na-suspended po yung account niya. So, first time ko lang po maka-experience na gano'n na ako mismo mag-troubleshoot. So, pero meron na rin akong mga kakilala, lalo na si Ting Paddy na nag-troubleshoot na din siguro ng suspended na account. So, tapos ang nahawakan ko lang dati is mga na nahak. So nakapag-try tayo na mag-assist sa mga nahak. Tapos tayo din nakapag-try din natin. Pero nakalimutan natin kung anong proseso. Kasi ba madaming mga proseso dun sa mga sasagutan. So tapos yung mga invalid click na mga talagang permanently na demonetized. Which is sinasabihan ko yung mga lumalapit sa akin na wala na talagang chance dun na para ma-regain o ma-monetize ulit yung channel kasi nga against yun kumbaga big mistake yun when it comes sa YouTube. So kaya huwag nyong gagawin mga may. So isang tip ko na mga may para hindi mangyari mga ganon is huwag po kayong sasali basta-basta sa mga C2C at huwag kayong mag-download ng apps na mag-enhance ng views, ng subscribers, ng lahat para ma-elevate yung YouTube channel para gumanda yung performance. So huwag kayong gagamit. So prohibited po yan sa YouTube. So ngayon dadako tayo ngayon kay parang ulit mga kamay na last May 27. So nagsend sa akin ng screenshot na yun nga na suspended mga kamay. So ang ginawa ko, chinek ko muna yung channel. So sabi ko sa kanya, since na nandito pa naman sa akin yung channel, is sisilipin ko. Kasi alam ko halos yung story nung channel ni Paranggulin. Kasi nga, way back na nandun pa ako sa Saudi mga kamay, is nag-start na ako sa kanya mag-troubleshoot kasi nga nagkaroon ng error sa bank payment. At the same time, pagkatapos na solusyon na natin, nag-error ulit kasi hindi tinanggap yung bank. Since na yung bank ko na yun is hindi pala allowed sa international remittance and kailangan mo siya makipag-usap sa bangko para at least i-open mag-open ng US dollar account siguro para makapag-accept sila ng international remittance lalo sa Google AdSense o sa YouTube. So ngayon, ginawa ko ng paraan. So at then as time goes by, nagkaroon ulit ng problema. So na demonetize yan sinaparin ulit yung gawa ng yung Google AdSense ng error. So ginawa natin yung panibagong AdSense account. So nailink natin tapos na-monetize ulit sila. Tapos hanggang sa gumanda na yung takbo, naging okay na, nakasahod na sila. So tas until now, minumonitor natin hanggang sa ito po nangyari mamay na-suspended. So sabi ko sa kanya na ito try ko lang siya kasi na maayos. So kaya pinag-aralan kong sa loob mamay sa YouTube, sa Google AdSense, tinik ko lahat yung sa analytics, lalo na yung traffic source mga may, tinitingnan ko kung meron bang nag-spike na dating mahina, na yung parang alam mo yun, kasi marami yan mga categories dyan mga may, mga sa loob ng analytics. So tinitingnan ko mga may kung meron nag-spike, meron naman, pero sabi ko kay paring Ulin, wag lang siya titigil sa pag-upload, tuloy-tuloy niya lang upload siya, vlog. At wag niya na i-share o i-send sa mga messenger yung mga links. So kumbaga sayo sa niya, i-post niya lang sa Facebook niya yung link
parang isaan lang, tapos sa page niya, kung meron siyang page, para this, ano, hindi siya parang send to many mamay. So, bahala na kung merong manonood ng vlogs niya o hindi. So, para maiwasan yung pagkakaroon ng, ano, ng spike sa, ano, sa mga ganong, ano, sa traffic source. So, yun. Sabi sa kanya, eh, nakita ko yung post ni Maring Olin, ito, yung mamay, na, yeah, hindi na nga sila nag-upload na demonetize pa. So, mihira lang sila mamay mag-upload talaga. So, kumbaga, kasi busy din naman. So, aram ko naman mga kamay na hindi naman talaga nila yung revenue kasi dyan sa YouTube, hindi naman talaga nila first priority na kailangan na magka-income, kasi alam po na naman po natin na medyo nakaka-LL dyan sinaparing Olin sa buhay. So, ano ko lang kasi, kaya ko yung mino-workout yan kasi may sentimental value po yan sa kanila. So, kumbaga, yung channel na yan is napamahalan sa kanila. So, syempre, dyan sila nakilala. Tapos, syempre, solid po yun na sword family, mga kami, si Naparing Olin. So, nakita natin yung history nila. Kasi way back, nandun pa ang Saudi Arabia. Nakita ko po sila sa, na pinicture sila ni Bay Japper sa vlog. Which is yung sasakyan na kulay pink. Which is until now, nandun pa. So, yun. Kaya, ako mga kami, sabi ko kay ano, kay Parang Olin nga na ito, try ko lang. So, ang ginawa ko mga kamay, nag-research muna ako, tinignan ko sa YouTube kung merong mga tutorial na ganun. Eh, ngayon, hindi ako nabigyan ng parang mag-match dun sa kailangan ko. So, parang iba, yung iba clickbaiting, so yung iba din ang proseso. So, hindi pinapakita yung pinaka-final output. Kumbaga, proseso lang, pero walang output. So, ang ginawa ko, wala din ako na pala. So, ikot ako sa YouTube, ikot ako sa AdSense account, so tinignan ko yung mga dapat tingnan. So yung ano niya, yung profiles niya, yung settings niya yun mga may, yung lalo sa mga sa profile niya mga may. Ang problema doon sa name niya is nakalock na po, hindi na po siya ma-edit. Tapos yung address naman, pwede siya ma-edit, pero once na sinisave siya mga may, hindi na po siya nagsisave, nag-error po. So ang ginawa ko, ni-refresh ko, ganun din na nangyari. So, hindi na siya allowed mga may. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng paraan, naghanap ako ng way. So, chinek ko lahat yung ikot ako dun sa Google AdSense hanggang sa pinattern ko mga may as one. Kumbaga, 1:1, hindi 1:2. So, kasi pag 1:2, hindi talaga tutugma. So, inayos ko muna siya mga may, para at least, pag once na nakipag-usap ako sa YouTube support, at least pulido na lahat. So, dumating ang punto mga may na ni-risk ko na yung concern sa YouTube support, at sabi ko, suspended ng account, and binigyan ko sila ng screenshot. So, yung unang linapitan ko, binigyan ako ng appeal form na kailangan ko daw i-appeal, pero hindi ko po sinunod mga may, kasi meron ako nabasa doon na yung appeal form is for permanently disabled or basta ang case is invalid click. So, sabi ko, nag-double-double ba? Dalawang isip ako. So, inayang ko muna. So, naghanap ulit ako ng another agent sa YouTube support. So, but then again, ganun ulit ang binigay sa akin mga kamay. So, sabi ko, ba't ako binibigyan? Eh, suspended lang naman, sinabi ko na sa kanila. Hindi naman siya permanently disabled or demonetized. So, ginawa ko, nagbasa muna ako, basa ako. Pagbasa ko, nahanap ko yung yung suspension pala dun sa pagka-demonetized or pagka-demonetized na at suspended is hindi pala siya pwede i-appeal. Unappealable na nakalagay sa guidelines. So, ngayon, hinanap ko din no-tip ni Google AdSense sa ano niya, sa dun sa basta sa notification na nakita ko doon, nabasa ko maghahantay ng email kung ma-reinstate ba yung account ni na Olin Rhea o hindi na. So, ibig sabihin, naka-hang up lang. So, hindi, wala siyang definite na time or date kung kailan ma-reviewing state. So, naka-hang up, mamay. So, sabi ko kayo, Olin Rhea nga, na mag-upload lang ng live stream. So, huwag na i-share. So, para at least, active pa rin yung YouTube channel nila. At the same time, ako, habang pinaproseso ko, pinag-aaralan ko lahat. So, ngayon, nais ko muna. So, pinaturn ko siya basta 1:1 lang. So, ganun. So, saka ako lumapit ulit sa Google support sa pangatlo. May. So, ni-raise ko ulit ang concern. Sabi ko, suspended yung account. So, ano bang problema?
sabi ko, wala naman kaming ginawang, kasi ako nagano, parang representative, pero hindi ko sinasabi mga may na, hindi ako may-ari ng account kasi bawal po yun sa YouTube mga may na magpadrino. Kumbaga, ako mismo ang nag, ano, on behalf ng Olenria, ako nagano, nag, ang tawag yun, parang nag, nag-proxy sa kanila. So, ako nang ipag-usap na, ano, wala naman akong ginawang, ano, masama. Wala mga tension na ano, may mga bagay ako na ginawa pero hindi ko naman alam na na bawal gitu ganyan. So sabi, ano ba talagang problema, sabi ko, bakit ano may invalid click or mga restriction sa mga country, anong problema? So ngayon mga may binigyan ako ng tip ng ano ng YouTube support. So ibig sabihin, yung taong yun na agent na kausap ko, yun na yung magiging solusyon ko mga may sa hinahanap ko na ano na solusyon sa problema ni Olenria. So ngayon sabi sa akin is kailangan mo gawin ito gato ganyan. Sabi ko, paano ko magagawa yan, eh wala naman akong nakikita sa Google AdSense kung paano mabe-verify ang account niya, identity, kasi wala talaga mamaya, as in wala, ang nandun lang verified na yung ano, yung AdSense or address verification verified na. So ngayon ang ginawa is nabigyan ako ng form. So pinasa ko muna, yun ang pinilapang ko, which is yung pag-send ko, nag-antay ako ng ano ng ilang araw mamay. So siguro mga 2 days yata yun. So nag-ano sa akin, nag-shoot ng email, ng reply na meron pang pinapa-verify mamay. So sinend ko kaya ano, parang ulin yung ano, yung tatlong items na sabi ko sagutan nila, kasi ano, para ano, matapos ng ano yung problema, or baka mabigyan ng chance na ma-monetize ulit sila. So malay mo, so nagbabakasakali lang ako. So sabi nila puro wala ang isagot. So yun ang sinubmit ko mamay sa ano, sa Google support. So nag-reply back kanina lang mamay. So kanina June 12 ngayon, mamay June 12. Na ito, kaninang umaga kasi magagabi na ngayon eh. So nag-reply back sa akin na yung submit, pag-submit ko ng ano ng verification ng account, tapos yung ano, submit ko na ano, na answer ko sa answer nila sa ano, ay nung tanong nila sa yung questionnaire mismo, is sinagutan ko, is nga, nabigyan na ako ng ano ng email na okay na, kumbaga na ano na, na na-complete ko na yung task na pinapagawa nila sa akin. So ngayon ako hoping na tagito na ma-monetize na. So pupunta ako sa YouTube channel niya parang ulin para silipin, but then again ganun pa rin ang sitwasyon sa monetization, naka step 2 error pa rin. So kumbaga sabi ko, paano to? Bakit ganun? Na-complete ko ng task. So hindi ako mapakali kanina mamay kasi completed ko ng task eh. So ba't nila ako hindi pagbibigyan sa ano? Kasi nga nakapag-submit na ako ng dapat ko i-submit eh. So ganun. So hindi ako mapakali. Yung ginawa ko, pumunta ulit ako sa Google support, mga sa YouTube support. Nag-complain ako ngayon dun. So sabi ko, binigyan ko sa kanina ng screenshot. Kaya napakalaga po yung screenshot mamay. Kaya nga nag-screenshot ako mamay para mayroon akong solid evidence na para mapagbigyan ng YouTube support. So kumaga kompleto ako mamay. So ganoon ang ginagawa ko. So lumapit ako, sabi ko may screenshot ako na completed ko ng task, lahat ng pinapagawa nila na nagawa ko na, may submit ko na, na-answeran ko na. So ganoon. Bakit until now demonetize pa rin yung account ko, sabi ko sa kanila. So ngayon sinilip ng ano ng YouTube support mamay, ang sabi sa akin na all goods na daw mamay. Sabi ko, paano all goods? Sabi, monetize na daw yung ano, yung account na, yung YouTube channel. Kasi correct yung mga details, kito ganyan. Sabi ko, ni-refresh ko, mamay. Pag-refresh ko, ganun pa rin, nag-step to error. Sabi sa akin ng YouTube support, i-open mo na yung computer mo, restart mo. So, refresh ka again. So, ngayon, paano yan? Sabi ko, I need to end this, ano, this chat conversation para at least para malaman ko. Kasi pag inop ko, hindi, mawawala kami sa usapan eh. Sabi ko, but then again, sabi ko, nagpasalamat ako sa Google, sa YouTube support, sa ano, sa abrupt nila na ano, na action sa ano, sa concern ko. So ngayon,
pag-check ko, pag-restart ko, nang pasalamat na ako, in-end na namin yung conversation. So, pagsilip ko mga kamay at pag-check ko mga kamay sa YouTube ni Parang Ulin. Ayun mga kamay, sa pool. Monetize ulit sila. Kaya tinawagan ko si Parang Ulin. Pre-rank ko mga kamay, hindi ko na lang binag. Sabi ko, pare, sabi niya, sabi sa ano balita, sabi ko, wala nang puwang para hindi kayo mag-upload, sabi ko sa kanila. Ang biniting ko muna mga kamay na wala nang puwang, sabi, wala na talaga, sabi. Ah, ganun, parang nalungkot ba? Kasi nakakalungkot naman talaga mga kamay sa channel na magaganon lang basta-basta, hindi nila alam. So, sabi ko, wala nang puwang para hindi sila mag-upload. Kaya mag-upload sila, monetize na. Kaya, tuwan-tuwa si Parang Ulin mga kamay. So, kaya ako, nakakataba lang sa puso mga kamay kasi nga, nagagamit tayo mga kamay na instrumento. Kahit hindi naman sa financial side, kumbaga sa labor, sa service mga kamay na yun nga, na pagpasaya, na pagpawala tayong stress ng ano ng kapwa natin ano vlogger. So marami po 'yan mga kamay. So aside kay Parang Ulin kasi mga kamay, is meron din ako ng ano, hinawakan ng account na may problema din mga kamay, which is nabigyan ko ng solusyon. So kasi nakita ko kasi sa base dun sa chat niya kasi is nai-stress na sa ano. So nawawalan na ng pag-asa. So yeah, ginawan ko agad ng ano ng action at nga, trinabaho ko agad. So siguro ko 1-2 days lang mga kamay nagkaroon na ako ng kasagutan dun sa katanungan niya na yun nga na ikinatuwa niya mga kamay na okay na yung channel niya. So na-verify ko na mga kamay na nakausap ko naman sa support bakit ganito nangyari. So kumbaga sa akin, masaya ako mga kamay kasi ano, at least nakapagbigay tayo ng solusyon at yun nga, sabi ko nga sa inyo na ako, yung ginagawa ko is libre po yun, walang bayad. So although nag-offer sa akin yung ano, yung iba, so minsan hindi parang ano ko, parang medyo awkward ako mga kamay kasi para sa akin, parang napaka maliit na bagay ba yung mga ganun na bagay para ano, yung i-convert sa monetization. So alam ko naman kasi mga kamay yung ano, yung level nang ano, nang mahirap tsaka sa hindi. Although kay Parang Ulin mahirap 'yun mga kamay. Ano talaga, medyo kung ilalapit nila sa iba, pati yung sa isa mga kamay, eh talagang yung costing nun medyo may kalakihan talaga. So pero sa akin, wala sa akin 'yun mga kamay. So basta ako, masaya ako at yung hiling ko lang talaga is na umayos lang yung channel ko mga kamay. Yung hinihiling ko na views, kaya ganyan, 'yun lang akin. So kumbaga pagtatrabaho ko pa din naman mga kamay, mag-vlog pa rin ako. So kasi ano, ako sa sarili ko mga kamay, halos yung ano, yung channel natin medyo bagsak din at ngayon medyo nagpi-pick up na rin. Sana ma-maintain ko at tumas mga kamay sa tulong at suporta ng ano, ng community natin mga kamay. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa ano, sa kumbaga sa binibigay sa akin suporta ng mga grupo. So madami po sila at nanumbalik po yung channel natin. So kumbaga yun parang naging ano sa akin mga kamay, parang yun yung ano, parang fruits of labor natin sa pagtulong natin sa kapwa mga kamay. Yun din parang nagiging balik na sa akin, which is inayang ko na lang po sa taas na ano, na alam niyo naman po yung pangangailangan ko sa ano, sa buhay. So kaya nabiblessingan tayo mga kamay na kumbaga blessing in disguise out of kumbaga hindi natin na alam, out of nowhere. So dumadating na lang po yung ano, yung mga pagkakataon na gano'n na nakakatuwa din, nakakataba sa puso mga kamay na merong mga tao talaga na nakikita yung ano, yung value natin sa ano, sa dito sa ano, sa ginagawa natin mga kamay, sa lalo na sa kapwa natin. So yun mga kamay, yung po ang kwento kay Parang Ulin mga kamay. So again, monetize na si Parang Ulin. So sana, tapos inadvisan ko na siya mga kamay na wag niya nang gagawin yung mga bagay na ano, na hindi, para hindi na maulit yung mga ganong sitwasyon. So kung sakali man, sana wag na. At wag na rin maranasan ng iba na mangyari yun kasi nakakaano yung mga kamay. Mind-boggling, may stress ka at the same time, hindi po siya madali para sa ating mga, sa akin, lalo sa akin mga kamay, hindi siya madali na i-troubleshoot mga kamay. So biruin nyo, inabot po siya ng 27, 15 days bago natin na nagawa ng solution mga kamay. So ganun po siya katagal, pero but then again, kumbaga
yung ano, fulfilling part sa akin, pati kay Paring Colin tsaka kay Maring Ria, is talagang ano, ang sarap. Yeah, sobrang thank you talaga sa lahat ng ano, ng sumusuporta sa channel natin. Huwag po kayong magsawa. Ako hindi ako nagsasawa mamaya tumulong sa mga kailangan hanggat kaya ko pumamay. So, labor side man o financial, pag financial kaya natin, mas maganda. So, tsaka ano, mamay, nagpaplano ako na bumili ng ano, condenser mic kasi para at least ano, medyo bilog at yung magkaroon ng ako ng ano, noise reduction kasi pag nagko-vlog ako mamay, yung ingay ng electric pan yung ano nung aircon tas dito is rinig po. So para at least ano, naririnig niyo ako ng buong-buo habang nag-explain po ako sa inyo kasi most likely kasi yung vlog natin is sit-down vlog kasi hindi pa tayo makaarangkada sa ano sa labas gawa nung yung panahon nga mamay, hindi siya ano kumbaga akma sana natin sa health, kumbaga delikado. So yun po, kaya sobrang thank you sa lahat ulit at sabi nga ni Bidogs, abahan niyo po yung panonood ng vlogs natin at may dumi at don't skip ads kasi alam niyo na po na dyan lang po tayo kumikita at meron po tayong self challenge sana makamit po natin this month and onwards, kaya sobrang thank you po talaga sa inyong lahat. Paano yan mga kamay, see you sa next vlog po natin mga kamay.